So, how do you feel about being here in Camarines Sur for the first time and the support of the residents to your projects? Well, of course, well, I'm here. I'm happy to be here to be able to see that marami tayong ginagawa, that we are breaking ground on some housing, on the housing projects, that the Kadiwa is spreading. We are now going to go to a coconut processing center. So it's good to be able to come out and actually see for yourself. And what I was saying to the audience earlier, eh, nakakausap ko yung mga farmer mismo, hindi yung nagre-report lang sa akin, kundi nakakausap ko talaga sila, ano yung animo, ano yung problema mo, kumusta yung patubig sa inyo, magkano ang ayuda rito, lahat yung mga tanong na yun, maganda na nabibigyan. Whenever I go outside of Manila, eh, yun ang ginagawa ko para naman malaman ko na tama naman yung rinireport sa akin. And ang rinireport sa akin is nationwide. Kaya we have to do it, we have to see dito sa Bicol, iba. Dyan sa Ilocos, iba. Doon sa Mindanao, iba. Sa Visayas, iba. So we have to talk to the people. So I'm always very happy to come out here. And I suppose that I can attribute that support that the people are showing and the enthusiasm is because I hope that they can see na kung ano man ang pinangako namin nung kampanya, talagang sinusubukan namin itupad. Lahat ng aming sinasabi, pinag-usapan. So we talked about housing, I talked about MSMEs, I talked about the internet, I talked about power. Lahat yan, tinatrabaho namin ng husto. At nakikita naman ang tao, kahit na hindi pa tapos, eh, talagang meron na tayong sinimula na maganda. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.